Si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin ang bago na Executive Secretary. Ito ang kinumpirma ng Malacanang. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nanumpa na si Bersamin kay Pangulo Marcos Jr. kanina umaga at agad sumabak sa trabaho makaraang dumalong sa ikasyam na cabinet meeting matapos ang panunumpa. Pumalit si Bersamin sa pwestong iniwan ni Attorney Vic Rodriguez na nagbitiw bilang ES pero mananatili naman bilang Presidential Chief of Staff. Si Bersamin ay isa sa mga itinalagang Chief Justices ng Korte Suprema sa termino ni dating Pangulong Duterte. Nagretiro siya noong October 2019 bilang 25 punong mahistrado at itinalaga ni Duterte bilang pinuno ng Government Service Insurance System o GSIS. Kabilang si Bersamin sa mga Associate Justices noon na bumoto pabor sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Maaari na aprobahan ng Kamara ang panukalang 2023 budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Ito ay matapos sertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang 5.268 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, sinertipikahang urgent ang panukalang budget para maipagpatuloy ang mga programa ng pamahalaan kabilang na ang pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Target ng Kamara na maipasa ang panukalang budget bago ang congressional break na magsisimula sa 1 na Oktubre at tatagal hanggang 6 ng Nobyembre.